Hi mga ka-choy, good morning yan. So, gagawa akong vlog kasi may napanood akong isang vlog na binalag niya yung isang tindahan. Hindi ko sasabihin kung saan banda yun, pero alam ko yun. Binalag niya na na-scam daw siya ng choy. So, may nag-comment doon, sabi sa akin, tinag ako na gawang ko daw ng video para malaman nila anong yung reaction ko dun sa video na yun. Yun. So, ito, papaliwanag ko para magkaroon kayo ng idea. Una, ganito yan. Kasi ako, matagal na ako sa mundo ng choy. Yung choy ko, alam nyo naman yung choy ko, 9 years na. Bakit? Walang problema. Unang-una, ganito yan. Sinasabi ko dati sa vlog ko, kahit dati pa, ang choy nori, hindi brand nyo yan. Binili natin yan, as is, where is. Pag sinabi kasing as is, where is, kagaya yun sa mga buy and sell na sasakyan, binili mo siya ng as is. As is, where is nga eh. Kumbaga, nabili mo siya, may sira o wala, o may issue o wala, lumaban ka dun sa choy nori na yon na alam mo, meron talagang gagastusin para mapatino. Kasi maraming buyer ng choy nori na walang idea, na-excite sila bumili, na kasi nga, nakukulitan sila, masyadong maganda. Cute naman talaga. Sa kauna-una, walang lisensya, hindi nahuhuli, kaya ang isip nila, parang e-bike lang at gas type. Pero hindi nila inaaral yung history ng choy nori. Yan, ito tip ko lang talaga to. Bago kayo bumili ng choy nori, pag-isipan nyo maigi. Dahil ang choy nori is basura na po. Basura surplus ng Japan. Walang iniwan yan sa mga truck na tinapon dito sa Pilipinas, yung mga surplus na truck. Kung may idea kayo sa mga trucking, mga surplus lahat yan galing Japan. Ganon din ang choy. Kasi ang choy, ano na yan eh, last production na yan nung, di ako sure, pero 2007 last production eh. Hininto na yung production niyan, tapos parang pull out na yung choy sa Japan, kaya dito bumagsak sa atin sa Pilipinas. Kasi nga, sa Pilipinas, mahilig tayo mag-ano ng surplus eh, yung mga segunda maano yan. So, sa mga bumibili ng choy, pag bumili kayo ng choy nori, asahan nyo yan, 101%. Kahit sabi nilang good condition, hindi ako naniniwang good condition yan. Maraming problema ang choy nori. Bago nyo mapatino ang choy nori, magbubutas kayo ng bulsa. Kung sa mga maniniwala, lana sa nakakaintindi ng choy nori, yung choy ko, inabot na ako dyan 60,000. 60,000 all in. Lahat ng gastos ko, yung ni-restore ko siya kasama na yung unit price, 60,000 inabot ko. Pero tinla, wala akong sakit ng ulo. 60,000 gastos ko ha, pero lahat pinalitan ko yung mga bagay na dapat balitan. Kasi hindi naman pwedeng pag binili mo yung choy nori, okay na. As is na yun. Wala nang sira, hindi. Kalokohan yun. Kaya doon naman sa may ano, sa side ng nagbebenta. Para sa akin kasi ano eh, comment ko to ha, sa mga seller, kasi sila namumuhunan sila. Tutusin, mahal talaga ang puhunan nila, malaki puhunan nila. Kasi nagbebenta din ako dati ng choy nori, mga pasampu-sampung peraso lang eh. Mabigat yung puhunan, tas ang kita lang napakaliit. Isipin nyo, lamang yung problema sa choy nori. Kaya nga hindi na ako nagbebenta ng choy, kasi lamang ang problema, lamang ang reklamo. Walang katapusang reklamo ang buyer. Kasi nga, kagaya ko, mas gugustuhin ko yung bibili ng choy nori yung nakakaintindi, may alam. Huwag yung first time. Pag first time, ang daming reklamo yan. Unlimited reklamo yan. Walang katapusan reklamo yan. Hanggang sasabihin mo, ma'am, balik ko na lang pera nyo, akin na yung choy nori. Ganun ang mangyayari. Kaya mas mainam ang bibili ng choy o ang pagbebenta nyo yung nakakaintindi sa choy. Lagi kong sinasabi yan, ang choy nori, surplus. Basura na sa Japan, as is, where is, binili natin. Parang ukay-ukay yan, bumili ka ng damit na may butas. Ngayon, gagawin mo, tatayin mo para magamit mo. Ganun ang choy nori. Ayun ang paliwanag ko sa choy nori. Tapos kung gusto nyo tumino ang choy nori nyo, tatlong bagay ang bibigay ko sa inyong tips para mapatino yan. Kasi ayun talaga ang ano nyan eh, sakit nyan, cancer nyan. Kapag nabili nyo yung choy nori nyo, eto una nyo agad titignan, karburador. Ito, papakita ko sa inyo kung gaano karami. Isang damakmak na karburador na sira. Ayan o. Isang plastic. Puro karburador yan. Puro sira. Ang una nyo kagad check, karburador, lagi yung sinasabi sa inyo, karburador. Kasi yung karburador na yan, luma na yan eh.
from sa Japan, napunta rin sa Philippines, tingin mo yung edad ng pyesa, good condition pa yan. Hindi na. Pero may mga jackpot na tinatawag na, uy, nabili ko to, press. Naka-jackpot ako sa unit yun. So, kagaya nito, una nyo kaagad kikik carburetor. Itong carburetor na itong hawak ko, replacement na lang to eh. May replacement sa Lazada. Na-type nyo lang, Suzuki LT50. Medyo mura pero hindi siya tatagal. Madali lang din masira. Mas iba pa rin taga yung Japan na carburetor. Ito ang unang tip ko. Ang unang yung titignan is carburetor. Kailangan yung carburetor, yung nakikita niyan, yung butas na nasa gitna, pinapasukan niyan ng main jet. Kapag ayan bumulwak, yung carburetor, walang pag-asa yan. Hindi talaga mag-i-start kahit bago spark plug mo kasi lunod na eh. Pag bulwak ng gasolina, pupunta rito sa manifold. Ngayon mapupuno ng cylinder yung gasolina nyo. Yung spark plug nyo basang-basa. Eh di hindi start talaga yan. Kapag bumulwak yan, walang pag-asa ang carburetor. Kahit palitan nyo ng bagong floater, ng main jet, wala. Mismong itong bahay na itong sira, ibig sabihin may edad na siya. Bumigay na talaga. Ito ang pangunahin yung titignan, itong carburetor na to. Makikita nyo kung gaano karami yung mga tinitesting kong pyesa. Ayan o, ang dami o. Puro ano yan, parts ng carburetor sa loob. Isipin mo, ititest mong pyesa, surplus din. Ahanap ka ng matinong pyesa. Eh wala naman kasing brand nyo eh. Walang brand yung pyesa nito eh. At ito pa, ang pangalawang tip ko. Kapag talagang hard start siya, check nyo yung spark plug pag naglalangis. Kapag naglalangis spark plug, matik yan, piston. Umaangat na ang langis sa piston. Umaangat na. Pag binomban yung piston at may tinulak na langis palabas, lumulusot na, papunang cylinder, piston na yan. Kaya hard start yan, lagi na mamasa ng langis spark plug nyo. Yun. Saka itong pangatlo, kapag antyo nyo bumagal, matik yan, kam ang sira nyan. Kasi ang kam nyan is plastic. Marami nagsabi, paano naging plastic? Lalo na sa mga baguhan, hindi makapaniwalaan plastic yung gear niyan. Ito, papakita ko sa inyong plastic ang gear niyan. Meron ako sample. Ito, to. May sample ako. Ito sa loob ng makina niyan, plastic. Yan o. Kaya yan, pag naupod dyan, ito, naupod dyan, wala na. Umi-start ang tiyo nyo pero hindi tumatakbo. Yan tatlong yan ang babantayan nyo sa choy. Tatandaan nyo, kung gusto nyong tumino ang choy nyo, tatlo lang ang babantayan nyo. Tatlo lang ang check nyo. Yung unang-unang cancer, carburetor. Pangalawa, piston. Pangatlo, cam. Yan tatlong yan. Pag ayan, na-check nyo mabuti, hindi kayo titirik ng choy nyo. Saka isa pa, mag-ingat kayo sa mga mabibigat yung kamay, yung mga mekanikong nakaka-lost thread ng block. Yun din ang isang reason bakit hard start yan. Sumisingo sa cylinder kasi nga wala nang kapit sa block yung cylinder. Kaya kayo, kung magpapagawa kayo ng choy nori, doon kayo sa may talagang legit na gumagawa. Hindi yung natuto lang sa vlog, nag-DIY, lumakas yung loob, nag-alok na ng gawa. Ingat kayo doon kasi talagang pagpapraktis ang choy nyo. Kaya yung iba marami nadadala sila kasi napapagpraktisan ng siraniko yung joy nila. At ang gastos sila. Ito, tutusin dapat talaga. Ito yun eh. Kapag nasira nila yung joy nyo, dapat sila may gastos nun. Ganun dapat eh. Saka may mga customer din akong mahirap paliwanagan. Yan, share ko na rin sa inyo. Mahirap silang paliwanagan. Pag sinabi mo ganito sirang gusto nila, sir, gawa mo ng paraan. Walang paraan sa bulok, tatandaan yan. Ang paraan lang, gumastos ka talaga. Bibili at bibili ka talaga ng pyesa. Kasi kahit anong galing ng mekaniko, hindi ko sinasabing magaling ako ha, kahit sinong mekaniko, kahit anong husay niya, kahit anong galing niya, kahit sa sakyan pa yan o sa motor pa yan, kapag walang pyesa maikabit, hindi niya magagawa ang isang bagay. Kaya nga sinasabi ko, magastos ang choy. Pag-isipan nyo, mahal ang maintenance ng choy, mahal ang pyesa ng choy, kasi nga, rare pop siya. At ito ang sasabihin ko sa inyo, ang choy nori investment. Dati magkano lang halaga niya, nasa 8,000. Naabutan ko 8,000 lang unit niya. Eh. Ngayon nasa 30,000 na. Ganun siya kataas mag market value. Kaya ang choy may value.
Pero may value ang choy kung naka-restored yan. Pero kung yung choy nori mo, bulok-bulok na asamo mo, naka, may value yan. Walang value ang choy pag bulok na. May value ang choy kapag naka-restore. Yung asing maayos na maayos, mukhang brand new. May nagtanong sa akin, sir, bakit yung iba ang gaganda ng choy? Siyempre, ito yung sasagot ko sa inyo. Kaya maganda yon, ginastusan nila yon, nilabasan nila ng pera. At hindi biro yung nilabas nilang pera. Ngayon, kung gusto mo gumanda choy mo at talagang gusto mo maging condition, gagastos ka talaga. Talagang maglalabas ka ng pera. Ako, yung sa choy nori ko, 9 years, 60,000. O, eh, bili ko lang doon, 19,000. O, yung the rest na gastos, lahat sa choy nori. Yung pagpintura, palit ng mga pil. Kasi lahat pinalitan ko, dapat palitan. Sira carburetor ko, bumili ang carburetor, worth 5,000 kay Lito. Yun, kaya talaga gagastos ka, hindi pa pwedeng hindi gagastos. Saka sa surplus, hindi pwede para-paraan. Talagang palit besa. Kung kailangan talaga palitan. Pero pangunahin talagang cancer, sinasabi ko sa inyo, carburetor lang. Masolusyonan nyo lang ang carburetor ng choy. Hindi kayo titirik nyan. The ones na nag-overflow yan, wala nang pag-asa yan. So yun lang guys. So shoutout nga pala sa kababata ko kay Christian Simera yan. Kahapon nakita kami. Ngayon, puro big bike na pinag-uusapan namin kasi dati puro mga malilit na motor lang ginagamit namin. Ngayon, puro mga big bike na. So yun, shoutout sa kaibigan ko, sa kababata ko, sa ano ko yan, childhood friend, Christian Simera. Yan, pare, ingat lagi. Ingat, ride safe. Tapos, hintayin nyo yung vlog ko. Sabay August siguro, by August. Yan, may vlog ulit ako sabay August. August, basta ito this coming August. Paalam!